and welcome back sa ating channel na It's a Trap. So, ngayon dapat ipatulog na ako pero naisipan kong sumaglit dito para magpaantok. So, may mga nakareceive pala ng mga freebies natin na mga ni Fenty Seeds. Tinatanong ko paano itanema, napakadali lang. Lalatag nyo lang yan sa pure sphagnum moss. Alam nyo naman yung mga sphagnum moss tulad yan. Ayan, ano nyo lang yan, lagyan nyo sa isang paso or tulad sa akin sa tray, pwede rin. Pero kung konti lang naman yun, maliit na paso pwede na. Tapos ilatag nyo lang. At after some time, ay mag-germinate rin yun. Based experience ko, after 2 weeks, nag-germinate na. Lalo na yung mga galing dito sa atin kasi mga fresh seeds talaga yun. Hindi natin matatawarin yung pagka-fresh na. Fresh talaga. Kasi iba doon kami na yung mismo nagpatuyo. At niready namin. Sa katunayan, ayan nga, di ba may mga tanim tayo. Ito pala yung gagawin nyo. Ayan. Mailalatag nyo lang yan sa pure sphagnum moss. Bakit kaya pure? Sa tingin nyo. Kasi sa pure sphagnum moss, hindi sila makakaranas ng sobrang dry, no? Although ang mga nepentes, kaya naman nila yung mag-dry pagka malaki-laki na sila. Pero pagka maliliit pa sila, moist dapat, di ba? So, nilalatag lang natin yan. Hindi na natin binabaon. Dati tinry ko ibaon Umubo rin, pero para sa akin, mas madali kung ilalatag mo lang. Kita mo agad kung may problema or nag-germinate na ba. Tapos yan, pagka tapos mong maitanim yung latag ay magiging ganito na itsura niya. Wait lang, pwesto lang natin. So, unti-unti na nag-germinate yung seeds. Yan, tulad nyo na. Diba? So, nag-germinate na sila. Lalo na kung lowlands yan at nasa lowlands kayo. Mas mabilis yung progress nila. Napansin ko lang dahil pinagsabay ko ang pagtatanim ng lowlands and highlands. Pero after, actually, una nag-germinate itong highlands. Pero yung progress, paglaki nila, naunahan agad nung lowlands. Ayun, tignan nyo. Diba? Kakatawa. Parang kailan lang, ganito lang yan. 2 weeks ago. Ayan. Tapos, after, ngayon, third week na siguro ngayon. Kasi unang germination na ito, second week. 13 days, kinalculate natin. So, ayan, after more than 2 weeks, ito na sila. Ayan. So, imagine kung gaano karami yan pagka na-germinate. Lahat. Kasi iba dyan, madedelay pa yung pag-germinate. May mga seeds talaga na delayed. Delayed yung pag-germinate nila. Tapos after a month, siguro ganito na yan, itsura nila. Lahat nag-germinate na halos. At nag-uumpisa na lang sila mag-produce ng first picture nila. Let nyo yan. Ay, sorry. Sobrang liwanag nyo. Yan ang nasa gitna. Ayan yung first picture nila. Hindi ko't ng kamay ko, no? Sorry, ah. So, ayan yung first picture niya, nasa gitna. Diba? Tapos, ayan. Tapos, sabihin niyo, pwede na ba ilipat yan, sir, pag ganyan kaliit? Kung ako sa inyo, wag na. Kasi, during paglilipat yun ng ganyan kaliit, dun pa sila namamatay. Tsaka, mas madali sila mabuhay pagka magkakatabi kasi mas mababa yung temperature, tumaas yung humidity. Ang nagiging problema lang sa ganito, sakaling malakas yung hangin, madali matutuyo ito, so kailangan yung tiligan palagi. Ayun yung naging problema ko dati. Tapos, nung nawalan ako ng time mag-alaga ng mga ganitong seedlings, tinubuan ng mga damo, hindi ko na agapan. So, na-outgrown, sabi ko, mabubuhay naman yun. Kasi ang dami kong tinanim. Nung huli, nabuhay yung damo, namatay yung mga seedling, kasi nga hindi ko na tiligan ng regular. Tapos, magkakaroon pa yan minsan tulad nito. Kahit wala ko nilalagay na kahit anong chemical maliban sa tubig, nagkaka-algae. So, mabubuhay pa ba yan yung mga na-algae yan? Opo, mabubuhay pa yan. Basta kayurin nyo lang yung mga algae.
tapos iwan nyo yung mga seeds. So, ganun lang. So, yung mga algae na sorry. Excuse me po. Ayan. Yung mga algae na yan, magiging moss yan pag tumagal. Pero yung moss na yan, hindi yan yung sphagnum moss tulad na ito. Magiging, ano yan, yung moss sa mga wall. Green moss patawag mo. So, yan. After some time, after several months, up to a year, ganito na magiging itsura yan. Yan, ganyan na. So, mag-uumpisa lang sila mag-produce ng mga medyo mas malalaking mga feature na may mga characteristic na nung kanilang parent plant. No, ang parent plant nito ay Mirabilis. Tulad na lang nito. Ayun yung nanay niya. Nagbabantay. Nabantay niyo mga anak niya sa crib. Biro lang. So, ayun yung parent plant nila. Ito mga yan. Mirabilis. Ayun kasi pinakamarami natin dito. Itong mga Mirabilis na to, hybrid na to. At hindi naman napaka common na nito. Marami nang meron nito. Pero ang maganda dito sa Mirabilis, madaling alagaan, tapos marami siyang variation ng kanyang feature. Meron na ito na mahaba. Ganda. Meron naman yung mga punggok na mataba. Wala akong pinatatamaan. No? Magalit si Jesus. Hindi, meron pa dyan. Ito, tahan tayo. Ayun ah, diba? Maliit na medyo tabi, mataba. At actually kayang-kaya nila sa ano, sa arawan, pero pinasok sila dito, titingnan ko anong maging reaction nila. Pag pag nalilipat sila ng pwesto, normal na na mag-itim yung mga traps or mag-brown, matuyo. Kasi nag-a-adjust uli yan sa bago nilang growing area. Pero once na medyo makapag-adjust na yan, ayan, produce na uli sila ng mga feature nila. Ayun, ang feature plant, it will take time bago uli magkaroon ng another sets ng mga feature na magaganda. Pero habang lumalaki sila, mahaba rin yung kanilang mga ugat, nagiging mas complex at umakalat, mas lumalaki yung kanilang mga feature, no? Tapos for some time, pwede mo nang i-cuttings tulad neto. Grown from cuttings. Tapos, ayan, magpipicture na rin yan. Magpipicture na ito eh. Natuyo lang dahil nasobran sa paaraw. So, ayan, magkakaroon ng picture. Magkakaroon na ng basis. Tulad yan. Pwede mo nang i-cut, no? Propagate kapag mga established na. May mga ginawa tayong experiment mga nakaraan dahil sa dami ng Mirabilis na to. Pinropagate natin at yung propagation na yun ay medyo kakaiba dahil sa sobrang haba na nila. Naisip ko nga, hati-hatiin ko kaya ito gawin kong picture na pentest na puro cuttings. Tapos titirang ko lang ng konti sa ilalim. Kasi nakakita ko na nabubuhay naman sila kahit na malilita lang natitira. Nangyari, tumaba yung body. Tapos tinubukan ng multiple growth point sa isang plant. Sina nyo, from one plant, naging 1, 2, 3, 4, and 5. And yung iba pa dyan, mas marami pa. Kung naalagaan ko nga siguro, baka mas marami pa talaga na ano. Napabayaan ko rin. So, ang magsosurvive dyan, syempre, yung mga pinakamatitibay. So, ayun, puro multiple growth point na yan. So, ayun yung kagandahan sa Mirabilis or ito, Viking nga ito. Inano natin, no? Pinropagate natin. Ang bilis dumami. At I think hindi mo na ito i-divide tulad ng ginawa ko kasi gusto ko silang magbulaklak at para makapag-out ulit tayo ng seeds. Para sa akin kasi mas magandang i-share tong seeds kasi mas madaling ipack or ipadala through yung shipping, di ba? Kasi sa plants. Kasi itong mga Mirabilis ay hindi naman ganun kamahal pero maganda. So magandang pang regalo, di ba? Sa mga tito and tita, plantito and plantita. Kasi ano, may appreciate nila yung ganda. Tignan nyo, wala pa masyado sa araw to pero namumula na. Imagine kung nasa arawan to.
Tsaka madali siya mag-picture, hindi maarte. Yung iba, hindi na nila masyado ma-appreciate dahil marami na silang mga mas rare na mga plants. Pero sa totoo lang, compared sa other plants na mga mahal, eh siyempre, yun ay mas mahirap paramihan at pa-produce na ng feature. Kaya nga sila mahal eh. Mahirap alagaan at mahirap paramihin. Kaya sila nagiging mahal. Samantalang ito, yan, napaka-common at napaka-wide ng range ng kanilang growing condition. High humidity, low humidity, maaraw, malilim, kaya mabuhay na ito. Kahit nga hindi mo diligan na mahabang panahon to, basta establish yung roots at nadidiligan mo at least once a week buhay ito. So, diba, napakaganda. Pwede sigurong indoor pa rin to eh, kahit sa mga sa bahay na pag pang interior design, pang lagay-lagay sa mga kilid-kilid ng bahay, 'di ba? Dagdag ng filtration ng hangin, pwede rin 'to. Sinasabi rin 'to ng iba at mukhang gubat yung yung lugar na 'yon kasi ayun, ang malalaki ng dahon, ang bilis ng mga. At ang maganda na ito, mapula yung picture niya. So, tulad ng mga populang ibang picture, yung napakaganda nila pagka marami para may Christmas tree. So napakadali lang mag ano ito po eh, ito diba mga pulang ano leaf kasi sa ano sa mga Nepenthes, hindi lahat ng leaf ng Nepenthes puro green. Magkakaroon ng siguro sa 10 may isa o dalawang nagpo-produce ng pure red na leaf, no? At yun, eh, ganda rin kolektahin kasi hindi ganun ka-common. Kasi kumpara dun sa puro green lang, na meron kang variation na red color ng mga, ano, mga leaf nila. So, yun nga. So, sa mga susunod na araw, titingnan natin kung gaano kaganda yung ipoproduce ng mga leaf na ito, mga Nepenthes natin. Ito pa yung isa sa mga ano, ganda. Same variety. Galing rin sa leaf, sa cuttings. Siguro ngayon mas magiging successful na yung cuttings natin. Ito pa pala, ito pa. No, maliit na ano. Ganda rin yan. So, magpo-propagate na rin tayo na siguro. Hintayin lang natin siguro mag-ano. Pag-produce yan ng seeds, tapos makapag-harvest ng 1-2 stalks per plant. Tapos, ayun, cut natin pag masyado ng maano, malago. So, ito pala, dagdag lang bago ko i-close itong, or taposin itong video na to. Itong mga plants, pagka pinapa-germinate nyo, mas maganda kung medyo malilim. Huwag nyo munang i-direct sun kasi umpisa pa lang yan, bibiglayin na agad natin. So, tulad na itong mga ito, tingnan nyo, di ba? Nag-umpisa pa lang silang bumuelo sa buhay. Ano, ang gagawin nyo dyan, takpan nyo muna. Sabihin ang takit na yan. May liwanag pa rin yan kasi clear naman itong bowl natin. Plastic lang yan. So, takpan nyo dyan. So, yung takip na yan, yung malaki may tutulong yan para hindi tutok yung araw sa kanila. Tapos pagka nag-germinate na karamihan, pwede mo nang tulad niya, UV plastic lang. Tsaka shading net. Actually, pwede niya kahit walang shading net. Tabuhay na ito nung walang shading net. Pero ngayon, nilagyan ko shading net. Ayan. So, bubuhay na yan. Hihintayin mo na yung isang taon na higit para makakita ka na medyo malalaki-laking size. Gusto mong full grown, tulad naman ganitong kalalaki na. Maghihintay ka talaga ng few years, up to several years bago mo makita yung mga matured picture nila. At ang maganda pala sa picture plant, hindi lang isang picture yung pinuproduce nila, hindi lang isa. Kasi may tinatawag na lower and upper picture. At minsan, nagbabago rin ng hugis at itsura, kulay yan. At hindi naman ganun kalayo yung diferensya. Pero nakaka-tuwa rin, no? Actually, ito, dating mga to, nung hindi ko pa sila pinuputol, ang lalaki na nito. Siguro malaki pa dito. Ito malaki na, pero mas malalaki pa dyan yung pinuproduce nila dati.
kasi hindi ko sila pinakikialaman. Pinakialaman ko dumami nga pero lumit yung mga feature. Parang sa mga iba pang carnivorous plant, ganun din naman yun. No, kaya minsan mas magandang hayaan na lang sila kung hindi mo naman sila balak paramihin at ibenta or i-share, ibigay. No, so yun lang muna, no? At haba na ito masyadong video natin. Sa mga susunod, bibigyan ko kayo ng mga update dito naman sa mga ibang mga pinagagawa natin dito sa growing area, no? Para ma-update naman kayo. May mga experiment rin akong ginawa tulad dito. Dahil first time rin natin na mag-alaga at mag-propagate ito mga ito. Maging successful, share natin sa ating YouTube channel. So, yun lang. At sana antabay lang sa mga announcement at mga post dito sa ating YouTube channel. Dahil lagi naman tayong merong bago. Bagong kaalaman, bagong halaman, at bagong mga experiences, no, dito sa ating growing area. So salamat po sa pagtangkilik dito sa ating YouTube channel at yun din sa ating Facebook page, lalo-lalo na sa ating Shopee store. God bless po at ingat po kayo. Bye-bye.